Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ito na guys, i-share ko na yung experience ko sa embassy sa Pilipinas, yung interview ko guys. So ito, bago ka makapasok sa loob, may security guard sa labas. Tatanungin ka niya what time yung interview mo. Tapos, bago ka palang ulit makapasok, di ba unang guard, meron ka pa ulit, magpo-fall in line ulit kayo. Tapos, hahanapin nila yung DS-260 confirmation mo, tapos passport. And then, tignan nila kung may schedule ka dun. Tapos yun, biverify lang naman nila. And then, papasukin ka na nila, tapos may ano dun, may security guard ulit dun guys. Check nila yung bag mo. Huwag nyo na guys, dalhin yung mga phone nyo, yung cellphone nyo ba, ano ba to guys? Power bank, headphones, lahat. Huwag na kayo magdala. Iwan nyo na lang yun sa hotel kung saan kayo nakastay or kung may kasama man kayo, iwan nyo na lang doon sa mga kasama nyo. And then, afternoon, you're good to go inside of the US Embassy ulit. Yan, sa loob na yun mismo. And then, check lang nila ulit yung bag nyo guys. Check na naman, another check na naman guys. And then, yun. Tapos noon, nung pagka-check nila sa bag ko, umupo ako ng mga 3 minutes lang. Tapos nagtawag na yung ano, yung Pilipina consul yun guys, pre-screening. So pumunta ako, tinawag niya ako, mabait siya guys. Pag kita ko pa lang sa kanya, sabi niya sa akin, "Hi, good morning, madam." And then sabi ko, "Good morning, ma'am." Ayun, nagsimula na siyang nag-start na siyang tanungin ako. Ang mga tinanong niya sa akin, guys, what is my name? Petitioner's name? Did I go in other country? What is my birthday? Petitioner's birthday? Is he divorced? How old is he? What is the name of his ex-wife? Oo, guys, tinanong yun, guys. When did they divorce? Does he has a kid? And then, while she is asking me all this question, guys, she asked my original documents. Oo, original, guys. Ang mga kinuha niya sa akin is birth certificate ko from PSA, CMR, kasi kasal na ako sa asawa ko, NBI, tapos police clearance from Taiwan, marriage certificate namin, 2x2 pictures ko, petitioner birth certificate. Ayun. And then, yun lang yung mga tinanong niya sa akin sa pre-screening. Tapos, sinabi niya na okay na, you're good to go. And then sabi niya, mag-biometric fingerprint daw ako. Shoo! Pusa! Mag-biometric fingerprint daw ako. And pumunta ako doon next kasi wala masyadong tao guys. So next is yun, pumunta ako doon sa babae. Maganda siya guys, para siyang hindi siya Asian, Mexican, maliit lang na babae din siya. Tapos ginreet niya ako ng good morning, tapos afternoon she asked my name and also my birthday. And then yun, ganito fingerprint and then tongue. Ganun lang guys. Tapos nun guys, nung biometric fingerprint ko, munta naman ako sa last step. Yun na yung consul guys, yung mag-i-interview sa inyo. So natapat ako dun sa, mukha siyang Thailander guys. Tapos nagano na siya, hindi siya gumamit ng mic kasi rinig ko na rinig naman kahit walang mic guys. So, Kaisel, blah blah blah, ay apelyido ko, tinawag na niya yung name ko. And then, he asked my name, and also my birthday, and he told me to do my biometric fingerprint ulit, tapos nanumpa ako o taking yun, and then, that is the start na
nag-interview sa akin siya, guys. In-interview na ako, guys. And then, ito yung mga tinanong niya sa akin, guys. Who is my petitioner? When did we get married? Where did we meet? What dating site? How long we've been dating before married? How long did we know each other? How old is he? When is his birthday? What is he do for a living? What type of a house he had in the US, here in the US? Is he divorced? Did you travel outside of the country? What did you do in Taiwan? Kasi nagtrabaho ako, guys, sa Taiwan. How many rooms that my husband had in our house? When did they divorce? What is his hobby and what is the color of his car? What model? Yun lang yung mga tinanong niya sa akin, guys. And also, while he is asking me a lot of questions, he told me to give him my husband W2 2019 and IRS 2019, AOS, SEMAR, passport bio page. And then, one more thing, guys. Para organize yung mga documents nyo, ganito yung gawin nyo, guys. Kasi ganito ginawa ko. Para madali siyang makuha pag hinanap ni Consul yung mga documents nyo. Ayan. Lagyan ko siya ng label, guys. Name. Ayan. Yan, ito lang guys, yung dinala ko. And yan lang, guys, yung mga itinanong niya sa akin nung konsul. Tapos binigay niya na sa akin ito, guys. Itong dalawang pamphlet. And then kuha daw ako ng isang copy nito. Andun siya sa may labas ng window. Sa gilid lang. Kuha daw ako nito. Kasi dito ko daw check kung yung visa ko eh. Dito ko daw ma-check yung visa ko. Kung na-issued na ba. Or yun nga. Ito yan, guys. So, nung nakita ko, guys, na kinukuha yun na to. Sabi, approved na ako. Oh, kasi sabi nila pag basta meron ka nito, approve. Yung iba kasi natutuwan jeep. Ano lang naman yun, guys, hindi naman yun deny. Kumbaga, i-gather lang nila yung kulang nilang documents. After nun, mabibigay naman din sa kanila, yung may issue din sa kanila yung visa nila. So yun, guys, yung interview experience ko. Sana natulungan ko kayo, guys. Comment down below na lang, guys, if you have any questions about my interview. Kung hindi nyo masyadong nag-get yung video ko, sasagutin ko yun, guys, sa inyo, kasi yun din ako noon. Nanonood din ako ng mga video, mga vlog about sa interview experience nila, guys. Kasi, sabi ko, para may idea ako kung ano yung mga tinatanong ng konsul sa kanila. At least, nag-ready-ready ako. Pero alam nyo, guys, kahit hindi na kayo magnood-nood ng mga vlog, kasi iba naman yung case nila. Kumbaga, syempre din, at least nabibigyan kayo ng idea kung ano yung mga question ng konsul. Big help pa rin naman siya. Tsaka, it's all about naman you. Yung mga question ni konsul is, it's all about you and your spouse or your partner, your fiance. And huwag kayong kabahan, kasi
kung totoo naman yung mga sasabihin nyo, diba guys? Diba? So, yun guys. Yay! Andito na ako guys sa US. So, ito guys. Bye-bye!